Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages po ninyo, no, na kailangan ninyong marinig for the next 3 months, October, November, and December. So, ito po ay for October, November, and December. Ipunin muna natin yung mga cards na nababasahin natin ng sagayon. Eh, tuloy-tuloy na tayo, no? Na-pre-shuffle ko na din ito during meditation kanina. Kaya, before the reading, kaya kuha na lang tayo ng kuha sa ngayon. Ayan, so October card ninyo. Oh wow, napakaganda. 9 of Pentacles. So this is wealth, no? This is wealth, Aquarius. Maraming pera ang parating sa inyo dito, no? Or maaaring dumating sa inyo dito. This is this is the fruit of your labor, no? This is the fruit of your labor. This is katas ng inyong pinaghirapan talaga ang parating dito. Kaya maaaring bonus ito, no? Maaari din na return of investment ito, no? Whatever it is, no? This is money na pinagsikapan ninyo, pinaghirapan. Kaya, you are entitled to enjoy that. You are entitled to savor that as well, Aquarius, no? Financial comfort ang hatid ni Nine of Pentacles. Kaya kahit papano, no? Ngayon, makakaluwag-luwag na kayo. Kahit papano, ma-enjoy nyo na dito yung kahit konting luxury man lang para sa sarili ninyo, because deserve nyo naman yan ngayon dahil pinagtrabahuan ninyo ang perang ito, no? Action, you're going to take action ngayon, no? There are things, may mga plans and ideas siguro kayo, things na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon, Aquarius. Maaring yan, pagsisave. No, yun ang napipick up dito. Pagsisave. Maring gusto ninyong, maring plano ninyo in the past na pag dumating yung bonus ko, pag dumating yung return of investment ko, no, talagang magsiset aside ako ng malaking chunk of it for savings, no? Maring meron kayo pinaghahandaan na pagkakagastusan, no? So now, na maring parating na yan sa inyo, you need to take action. Talagang gawin ninyo ang lahat, no? Para ma-save nyo talaga yan. Para maitabi nyo talaga yan, no? So yung ganon. And for others of you naman dito, Aquarius, as I've said earlier, maaaring may mga plans and ideas kayo na iniisip na ninyo matagal na, and maaaring lagi nyo lang pinagpaplanuhan. You are not doing anything yet, no? Para maisakatuparan ninyo yan. But now, this is asking you to take action, no? Maybe this is the perfect time na talaga para i-roll out nyo yung plano nyo na yan. Take action towards that and make things happen na, Aquarius, okay? Traveling lightly, simplify your life. Maaaring ang iba sa inyo dito, may literal na travel na gagawin, no? Maaaring may pupuntahan kayo, maaaring yan ay trabaho, maaaring yan ay related sa endeavor ninyo na pinaplano, maaaring ganon, no? For others of you naman, this is an invitation for you to declutter yourself, no? Declutter your mind, your heart, no? Kung ano man ang mga hindi na nagsiserve ng iyong highest good, let them go. It's time to release na, no? Yung mga pabigat, yung mga burden sa sarili ninyo, it's time to release them ng sa gayon. Maging magaana ang inyong pakiramdam, no? Simplify your life, you know, maglinis, parang ganon. Hindi lang yung physical space ninyo ang linisin dito, but yourself, okay? Yung energy field ninyo. So what else? We have the Justice, and you are getting what you deserve, okay? Karma is at play sa ngayon, Aquarius, and we are talking about good karma dito with the Justice card. Kung ano ang para sa inyo, yun ang makukuha ninyo. What is owed to you will come to you. At kung ano yung klaseng ng energy na pinut out ninyo into the universe in the past, yun ang eksaktong dadating sa inyo, yun ang babalik sa inyo. Maganda din dito, no? Around October, balance will be back in your life, no? Magiging balance na ang lahat dahil siguro, aside from financial blessings na parating dito, meron na din kayong kagaanan sa dibdib, kagaanan sa pag-iisip dito, because you're going to release
No, you're going to release kung ano man ang papabigat na sa sarili ninyo. Kaya magkakaroon kayo ng room para sa sarili ninyo sa magandang kaisipan, magandang perspective, magandang plano, yung mga ganon. Kaya mababalik na din ang balance sa sarili ninyo dahil madideclutter nyo na ang inyong sarili, no? So what else? For November, mabibilis ang lahat, no? Things are going to speed up dito sa November. Marami siguro kayong balak gawin. Maaring may mga hinihintay din kayo siguro ng mga pagkakataon or papeles, transactions na umusad muli kasi maaring may mga na pending, no? But ngayon, bibilis ng muli. Gagalaw ng muli ang lahat dito, Aquarius. Kaya magiging excited na kayo, magiging busy na uli kayo, Aquarius. Kasi may pag-usad na, may progress ng muli. Kung ano man ang mga na pending, no? Lately. So, we have success. Wow! Napakaganda naman nito, Aquarius. May mga tagumpay kayong makakamit in November. Wow! So, napakaganda. Napakagandang sitwasyon nito. That could be financial success pa rin, Aquarius. Maaring hindi pa rin natatapos ang pag-receive ninyo ng financial blessings. Kaya, maaring financial success pa rin ang parating sa inyo dito. Or, maybe, kung ano man ang hinihintay ninyo dyan. No, transactions, negotiations, maaring you're going to succeed talaga sa mga usapin yan, ano? Or maaring related din yan sa trabaho ninyo, sa career ninyo, sa business ninyo, no? Maybe ito na yung panahon that you are really going to claim your success, no? Answering the call, the time is now. Ayan, the time is now para ma-receive ninyo ang tagumpay, no? Maaring yung pagbilis ng mga bagay-bagay dito, maaaring yan talaga ang mag-open up ng success path para sa inyo. So, ito yon, you are going to, ano, to embrace, no, kung ano man ang tagumpay na yan na dadating sa buhay ninyo sa ngayon, Aquarius. We have Four of Swords. Ayan, Four of Swords. So, pagod na pagod, Aquarius, na stress. Kasi siguro sa dami ng ginawa ninyong effort dito, ba? Diba? Dito sa Knight of Swords, parang napagod kayo dyan eh. Parang there are a lot of effort na in-exert ninyo sa sitwasyon na yan. Kaya naman napagod na kayo, no? Nagtagumpay kayo, kaya pahinga din kayo, no? Napagtagumpayan nyo na kung ano man yung pinagsisikapan ninyo ditong pagtagumpayan. You got it already. Kaya napakahalaga din ngayon na magpahinga kayo, mag-recuperate, mag-rejuvenate kayo. Na sa gayon, you will be ready for the next day's challenges, no? Dahil marami pa ang parating, di ba? Na mga bagay, sitwasyon na kailangan mag-exert muli kayo ng extra effort dyan para pagtagumpayan yung muli. So, you may need to rest na ngayon, no? November, kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyong mag-recharge ng sarili ninyo. Okay, Aquarius? So, December, Knight of Pentacles, ayan. So, opportunities, hindi pa rin natatapos ang pagdating ng blessings ninyo. There are financial opportunities coming in dito. Marami, siguro dahil marami kayong pera na, di ba, na nakuha dito. Maaring financial success pa rin ito. Dito, return of investment, pera pa rin ang nakuha ninyo dyan. Kaya maaring around December, no? Pagpaplanuhan nyo na din, pag-iisipan nyo na din ang pag-i-invest ng inyong pera or kung paano nyo i-manage ang pera ninyo wisely, no? So, maaaring yun din ang focus ninyo kasi gusto niyo din siguro na by December, maayos nyo na ang, na-manage nyo na ng maayos ang pangkaperahan ninyo, may schedule na kayo kung paano ninyo or kung saan ninyo ilalagay, kailan ninyo ilalagay ang pera ninyo sa investment or sa kung ano man ang pinaplano ninyo regarding your kaperahan para ng pagpasok ng 2024, you know, you're going to build your momentum na, no? Pagdating sa pagsisave at i-invest ng inyong mga kaperahan. So, siguro, gusto ninyong planchado na muna by December kung anong gagawin ninyo sa pera na dumating at sa mga darating pa. So that comes 2024, ano na, malinaw na ang direction na tatahakin ninyo pagdating sa pagmamanage ng inyong kaperahan, no? So, dito, may mga opportunity pa rin. If you're looking for a job, maaring may dumating dyan na offer.
a business venture, business partnership, no, career opportunity, maaring may dumating dito na i-consider din yung kunin, no? Pag-aaralan niyo pa rin 'yan. New beginnings. Wow, napakaganda. Napakaganda. We have success in November and we have fresh start in December. So maraming changes, no, ang mangyayari dito throughout this next 3 months, no, Aquarius, para sa inyo. This is really beautiful kasi at towards the end of the year, may sisimula na naman kayong bago. Maaring bagong endeavor yan, or maaring yung mga financial opportunities na yan ang sisimulan ninyo. Maaring you're going to grab that opportunity, kung ano man yan dumating sa inyo, in December, and you're going to start right away. So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. So, congratulations. Follow your bliss. Wow, napakaganda. Navigating by the stars. Napakaganda nito. Kasi, maaaring kung ano man ang opportunity na to na kukunin nyo dan, that is what you really want to do in life. That is where your passion is, no? Kasi, susundin ninyo ngayon kung ano yung magpapasaya sa inyo. Kung ano yung passion niyo. Now you are going to follow your bliss dito, Aquarius, in December. Kaya napakaganda, no, ng ending ng taon ninyo. Napakaswerte ninyo. You're very lucky, you're very successful and blessed. Kayo, blessed. There are new beginnings at ang mga sisimula ninyo, magsisimula kayong sundin kung ano yung magpapasaya sa inyo. What is going to bring you contentment and happiness? Kinikalabutan ako. Kalabutan ako sa inyo, Aquarius. Kaya, napakaganda lang. Napaka-blessed ninyo. So, we have the Empress energy. Look at that. Napaka-bonggang-bongga ng energies ninyo, Aquarius, towards the end of the year. This is creation energy. No, this is creation energy. So, talaga, with the creation and new beginnings, isa lang siya. So, talagang meron kayong sisimulang bago dito, Aquarius. And, magiging masaya. Alam mo kung ano ang sisimulan ninyo dito, because this is also abundant and prosperous energy, si Empress. Kung ano yung sisimulan ninyo dito, it feels like to me that is related to your money, career, and finances. Kasi, maaaring kung ano ang new beginnings na to dito, that is going to bring forth financial success, that's going to bring forth prosperity and abundance into your life, Aquarius, no? So, napakaganda lang itatanim ninyo ngayon, no? You're planting the seeds in December dito, at ang bunga niyan, kukunin ninyo in 2024, di ba? Kasi magsisimula kayo ng bagong magandang trabaho, lucrative job opportunity siguro yan, bagong negosyo, you know, at pagtatrabahuan nyo yan, aside from pagtatrabahuan ninyo, dahil yan ay career ninyo, yun din ang nagpapasaya sa inyo, di ba? So, talagang bonggang-bonggang blessing ito para sa inyo. For others of you naman, Aquarius, maybe you are welcoming a baby sa pamilya, no? Maaring anak ninyo to, maaring kayo nabubuntis, maaring asawa ninyo, maaring girlfriend ninyo, no? Or anyone in the family, kapatid, mga ganun siguro. Or anyone, no, close to your heart is welcoming a new baby. So, good luck to that and congratulations din. Napakaganda. So, Aquarius, that's all I have for you for the next 3 months. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.